Hello Max Park, kamusta kayo? Sa vlog natin ngayon Max Play, pag-uusapan po natin ng ang mga bagay na pwede mong ipara sa lalaki para mabawasan ang pride nito. At kung handa na kayong lahat, Max Play, Max Plan na po tayo. At muli, be inspired! At ang unang bagay na pwede mong ipara sa lalaki upang mabawasan ang pride nito is mag no contact rule habang ma-pride pa siya sa'yo. Yes, Max, pa yan ang unang bagay na pwede mong ipara sa lalaki upang mabawasan ang pride niya sa'yo. Kailangan mag no contact ka muna sa kanya habang ma-pride pa siya. Sapagkat ka-inspired kapag ang isang tao, isang lalaki, ma-pride pa sa'yo, tapos contact ka pa ng contact sa kanya, kinukulit o nakikipagtalo, nakikipag-away o pumapatol ka pa sa kanya, o kaya naman sinisiksik mo pa ang sarili mo sa kanya, kay inspired, mas lalong tataas ang pride niyan sa'yo. O hindi mababawasan ang pride niyan sa'yo, mas lalo pa yung magmamatas, magmamayabang, at mag-iinit sa'yo. Yes, Mark, inspired. Talaga naman, hayaan mo muna siyang luwamig-lamig muna, at makapag-isip-isip, at makapag-muni-muni, upang nang sa ganon, talaga naman ma-realize din niya ang mga pagkakamali niya at ang sitwasyon. Kailangan yung kay inspired, bigyan mo ng space yung tao, yung lalaki, upang makapag-isip. Kasi hindi yan makapag-isip ng tama o ng mabuti kapag palagi lang kayong nag-aaway or nagkokontakan o kinukulit mo siya. Kailangan bigyan mo siya ng pagkakataong makapag-isip-isip kay inspired. Sa pagkakataong yun, na nag-no-contact ka habang hinahayaan mo siya, na kasi ma-pride pa nga siya, mga inspired, unti-unting bababa ang ego. Bababa ng bababa ang pride yan sa'yo. Sigurado yan. Hindi man niya napapansin sa sarili niya, unti-unting mababawasan ang galit niya, unti-unting mababawasan ang inis niya sa'yo, unti-unting mababawasan yung sabihin nating panlalamig niya sa'yo, unti-unting mababawasan yung yabang niya, unti-unting mababawasan yung sabihin nating pagmamatigas niya. Lahat mababawasan kapag ikaw ay nag-no contact, na wala yung presence mo, yung presensya mo, yung hindi ka nagpaparamdam. Kahit galit pa sa'yo ang isang tao, babalik at babalik ang halaga mo sa kanya kapag ka hindi mo siya masyadong napakilaman, tahimik ka, hindi ka nagpaparamdam, tahimik, para bang bigla kang nawala, di ba? Yung parang hindi mo siya pinatulan, o nag-no contact ka, mapapaisip yung tao sa'yo. Tandaan niya kay inspired, napakahalaga na hayaan mo muna yung tao na makapag-isip-isip, huwag kang papatol, lalagi lang kayo nag-aaway, tapos gusto mo na bumaba yung pride niya sa'yo. Anong klase yun? Tataas ang pride niya, lalo kung patola ka, palaban ka din. Hindi ba sa inyo, palaban din, ayaw rin magpatalo. Hayaan niyo muna kay inspired. Since sa mga pwede mong ipara sa lalaki upang mabawasan ang pride niya sa'yo, mag no contact rule ka muna habang ma-pride pa sa'yo, at sigurado ako bababa ng bababa ang pride niya sa'yo sa katagayan, lalo na kapag ka lumamig ng ulo niya, at kapag ka namimiss ka na niya, at sapagkat mararamdaman niya ang halaga mo at ang pagmamahal niya sa'yo ka-inspired kapag hinanap-hanap ka na niya muli. At ang panong bagay inspired na pwede mong ipara sa lalaki upang mabawasan ang pride niya sa'yo is magpakita ng tamang katapangan. Yes, mga kinspired, yan ang pangalawa. Alam nyo, mga kinspired, sa pag-ibig, kailangan hindi ka masyadong sabihin natin nagpapakawawa, lalo na kung wala ka namang ginagawang mali o sumusobra na siya. Tamang katapangan, hindi naman sobra. Let's say, sabihin natin hindi mo hinahayaan o hindi mo tinotolerate na nagsasaitaan ka niya ng masama, o sabihin natin minumura ka niya o sinasaktan ka niya o pag-ulit ka niyang niloloko, kailangan kinspired, huwag ka masyadong martir o marupo. Hindi matututo yan. Ulit-ulitin lang niya yan. Kailangan matuto ka maging matibay, matapang. Sa pamamagitan ng kaya mo siyang layuan, iwanan. Ipakita mo sa kanya yan na may pride ka. Ipakita mo sa kanya na hindi ka kalagkaring babae na porket mahal mo siya, lahat na lang, pagbibigyan mo lang sa lahat ng pagkakataon, kahit po ulit ka niyang niloloko, niyasaktan, harap-harapang pinagtataksilan, kaya inspired, huwag ganyan. Kailangan maging matapang ka sa tamang paraan. Hindi yung nakikipag-away ka dahil nalaman mong niloko ka niya, may pag-away ka dahil inaaway ka niya, pero sa at the end of the day, hindi mo rin pala kayang mawala siya. At ang lalaki, lalaki lalo ang ulo, tataas ang pride sa'yo kay inspired, sapagkat makikita niya na sa umpisa ka lang pala matapang, at talaga namang hindi mo rin siya kayang tiisin. Kapag nakita ng sino ng tao o ng lalaking mahal mo na hindi mo siya kayang tiisin, talaga naman matatake advantage ka. Talaga namang lalaki ang ulo niyan. Tataas ang pride niya. Ipakita mo sa tamang katapangan na ulitin mo pa. Pag inulit mo pa yan, hindi na ako kukontak sa'yo, o hindi na ako magpaparamdam sa'yo, hindi na ako magre-reply sa'yo. Sige, subukan mo pa akong pagsaitaan ng masama. Hindi mo na ako makakausap sa susunod. Mga ganun, dapat
laging may laging ano, lumalaban ng tama. Basta nasa katwiran, lumaban ng tama. At ang lalaki, dahil naman sa nasa tamang pag-iisip pa rin naman siya, maiisip niya yan, lalo na kapag nag-do-conta ka na sa kanya. Maiisip niya yung pagkakamuli niya, ano yung magsusorry yan? Magsusorry yan. Lalo na kung siya yung mali, so di ka naging marupok, di ka naging martir, di ka humabol, di ka nagtiis, at talaga naman ka-inspire ang lalaki. Kahit na ganyan yan, ay marunong pa rin mag-isip yan, at talaga namang may isip niya. Ang talaga namang katatagan mo kapag pinakita mo sa kanya, tamang katapangan, huwag masyadong marupok, lumaban sa tamang paraan, at talaga naman, ang lalaki, ay hindi ka muling aabusuhin yan kapag nakikita niyang lumalaban ka nang sa tamang bagay. Hindi yung alam mong mali ka, ipaglalaban mali mo, kailangan kapag lagi ka na sa tama. At isa yun sa mga paraan upang mabawasan ang pride ng lalaki sa'yo. Huwag niyong hahayaan na lagi lang kayong ginagawa ng mali. Huwag niyong hahayaan yun dahil aabusuhin niya kayo. So sobra yan, hindi yun magbabago. Dapat turuan niyo ng leksyon kasi mahal niyo naman siya. Kung mahal ka niya, magbabago siya kahit na sabihin natin ang nakataya doon ay iiwan mo siya. Kung ayaw kanyang mawala sa buhay niya, ay magbabago siya. Yes, makinspire siya sa mga bagay na pwede mo para sa lalaki. Tamang katapangan, huwag mo intolerate ang mga ginagawa niyang mali. Makipaghiwalay ka o lumayo ka hanggat maaari, hanggat hindi siya nagbabago. Hanggang sa magbago siya at mabuhaba ang pride niya sa iyo, ka-inspire. At ang patong bagay inspire na pwede mong ipara sa lalaki upang mabawasan ang pride niya sa iyo is, hayaan mo muna siyang mag-isip-isip. Yes, makinspire, yun lang nga. Kailangan hayaan mo lalaki makapag-isip-isip dahil kapag hindi mo ginawa yan, eh talaga naman ka-inspired. Hindi niya maiisip ang mga bagay na dapat tama niyong gawin. Tulad na lang, hindi siya dapat lagi nagmamataas. Alam niyo ka-inspired, ang mga taong mapagpakumbaba ay yung mga taong laging nagmumuni-muni dahil naiisip na lang yung mga mali nila. Kaya hayaan mo siya magmuni-muni, mag-isip-isip. Dahil kapag ginawa niya yan, kaya sigurado ako, maiisip niya yung mga mali niya sa'yo. Yung iba kasi, imbis na hayaan mag-isip-isip yung lalaki, ay talaga namang, ano pa eh, kala mo eh, sundalong handang lumaban sa digmaan eh, ka-inspire, hindi lagi makipag-away. Bigyan nyo siya ng space. Kapag lagi siya na ipag-away, huwag mong replyan. Tignan nyo, katagalan, mag-sorry yan. Ganun lang yan, hayaan nyo makapag-isip-isip. Sabi ko nga, mag-no-contact muna. O kaya naman eh, huwag nyo hayaan na lagi kayo nagtatalo. Diba, huwag yung tolerate na lagi kanyang inaaway. Bigla kang mag-pull away o sabi natin, lumayo-layo konti. At tipong mararamdaman niya ang takot sa dibdib niya na parang iiwan mo siya na, o parang lalayo ka na dahil hindi mo na kaya. Ganun lang yan, habulin ka niyan. Lalo na kung mahal ka talaga niyan. Yung ibang lalaki kasi, matapang lang kasi galit. Pero pag nawala na yung babae, naghahabol na. May mga lalaki rin kasing malalambot ang puso. Matapang sa panlabas, pero yung puso, malambot pa rin. Dahil tao pa rin naman yan. O pumakit spot. Talaga naman siya sa mga bagay na pwede mong iparas sa lalaki o pagbigyan sa kanya. Kaya mo siya mag-isip-isip. Lalo na kung palagi na kinag-aaway o kaya naman lagi ka nang ginagawa ng kamalian o hindi na rin siya nagpaparambang sa'yo, nanlalamig na siya o may iba siya. Kaya mo siya makapag-isip-isip. Huwag mo munang patulan. Mag-no-contact ka muna. At ang lalaki, katagalan mababa ang pride sa'yo. Lalo na kapag nakita niyang kaya mo, natiisin siya. Ka-inspire. At ang pang-apat na bagay inspire na pwede mong iparas sa lalaki upang mawapa o mabawasan ang pride niya sa'yo is, pag-post ng mga picture na masaya ka, kasama ang iba, yung smart spark, mga kaibigan mo, barkada mo, pamilya ka, mag-anak mo, o close friend mo, na masaya ka. Huwag mong ipakita kay inspire na sad girl ka. Huwag mong ipakita na lugmok ka, na sobrang lungkot mo, at may pa drama-drama ka pa. Talaga naman kay inspire, imbis pa, ang lalaki ba paisip na sabihin natin kumontak sa'yo, o makipag-ayos sa'yo, o maisip na pagkakamali niya, baka mag-turn off pa yan sa'yo, ka-inspired. Alam nyo ba, tumatalabi yung mga ganyan-ganyan? Hindi na tumatalabi yung mga ganyan-ganyan. Ang gusto ng mga kalalakihan ka-inspired, yung nasisira yung momentum ng ego nila. Kailangan ka-inspired, ibaba mo lalo ang pride niya sa pamamagitan ng makikita niyang bakit masaya ka pa rin. Kahit na nag-aaway kayo, kahit na ginawang ka na niya ng mali, kahit na hindi kayo okay ngayon, ay nagagawa pa rin maging masaya kasama ang iba, pinopost mo pa. Eh talaga namang ka-inspired ang isang lalaki ay bababa ang pride niya sa'yo sa pamamagitan ng maraming katanungan sa isip niya at hindi siya kailanman makakapagyabang sa'yo dahil makikita niya mga ngiti sa iyong labi. Talaga naman ka-inspired. Eh lalo yung maano, parang sampal sa kanya yan. Ganyan na nga ang sitwasyon niyo, nagagawa mo pa rin maging masaya. Diba ka-inspired? Sino ba, kahit ikaw naman, ganyan ang sitwasyon nyo. Nakikita mo yung lalaki, masaya kasama ang mga kaibigan na pamilya niya. Parang wala lang ikaw sa kanya. Di ba parang masakit din?
ganyan din sa lalaki sa pagkatao lang din naman yan. May damdamin ding marunong masaktan yan. Ay talaga namang ka-inspired upang mapaisip sa kanyang sarili na mali ba ang ginawa ko? Siya ba ang tama? Bakit masaya pa siya? Mali nga siguro ako. Mga ganong ka-inspired, hindi yung lagi ka nalulungkot-lungkutan dyan. Lumaging matapang sa tamang paraan at talaga namang ipakita mo sa lalaki na hindi siya kawalan. Hindi ka takot na mawalan ng lalaki sa buhay mo at kaya mo maging masaya kahit wala siya. At ang lalaki ay talaga namang unti-unti bababa ang pride sa sarili niya dahil makikita niyang kaya mo maging masaya kahit wala siya. O pa makispark, ipost mo sa social media o saan mang bagay na makikita niya na masaya ka, kasama ang iba sin sa mga bagay na pwede mong ipasa sa kanya upang bumaba o mabawasan ang pride niya sa'yo. Ka-inspired. At ang panlimang bagay ka-inspired na pwede mong ipasa sa lalaki upang mabawasan ang pride niya sa'yo is dapat alamin mo ang kalakasan at kahinaan niya. It's makispark yan ang panlima. Kailangan alam mo kung saan siya malakas at alam mo rin kung saan siya mahina upang magtagumpay ka rin, lalo na sa puso niya. It's makispark upang mabawasan rin yung pag-aaway niyo. Sabi natin mataas ang pride niya ngayon, pero kung alam mo ang kahinaan niya, ay talaga namang ka-inspired maaaring matake advantage mo rin yun para maging okay kayo at maging okay sa sayo. Sabihin natin mataas ang pride niya ngayon, pero ang kahinaan niya ay ang kaseksihan mo. Talaga namang ka-inspired mag-post ka o kaya mag-send ka sa kanya ng mga sexy picture mo, yung tama lang. Ay maaakit po diyan sa'yo. O kaya naman ang kahinaan mo ay talaga ng mga pagiging mabuti mo, magiging mabuti ng tao. Magpakita ka ng kabutihan sa kanya at magiging mababang pride niya sa'yo. Yung mga kahinaan niya dapat alam mo. Ano ba yung kahinaan niya? Ang kahinaan niya halimbawa ay sabihin natin ang kanyang puso. Matapang lang siya sa umpisa. Pero katagalan lumalambot siya. O mag no contact ka nga. Diba? Ngayon, matapang siya. Ngayon, lumalaban-laban siya sa'yo. Okay naman, ginagawang kanya ng mali. Pero pag nag-no-conta ka, ay mamimiss. Alam mo, kilala mo siya. Mamimiss ka niya. Dapat kilala mo ang partner mo. Upang alam mo kung paano magiging okay kayo kapag nag-away kayo. Hindi mo to gagawin para manipulahin siya. Kundi gagawin mo to para maging okay kayo. Sa mga panahong lagi kayo nag-away. O kaya naman yung nagmamata siya sa'yo. Dapat gawin mo palagi ang tama. Upang wala rin siyang masabi sa'yo. Mas makinspire siya sa mga bagay na pwede mong iparan sa lalaki upang talaga namang mabawasan ang pride niya sa'yo at ang lalaki maging okay na kayo at magmahalan at huwag na kayong palaging mag on and off, diba? Iba, on and off, hiwalay, baligan. Alamin mo ang kalakasan niya at ang kanyang kahinaan upang sa mga panahon na kailangan ng kagipitan na malapit na talaga kayong matapos pwede mo yung gamitin upang maging okay ulit kayo. Dahil napakahalaga ng panahon na inyong masasayang kung mag-iiwalay lang din kayo. Ako, nanghihinayang ako sa mga panahon na yan. Dahil ang oras ang isa pinakamahalagang bagay sa mundong ito. Siyempre namang ka-inspire at marami ka na rin na-invest sa kanya. Gusto ko maging okay kayo. Gamitin mo rin yung kalakasan at kahinaan niya para bumaba ang pride niya sa'yo. Dapat alam mo yan. Ikaw nakakilala sa kanya. Gamitin mo lang tama at gumawa ka ng kabutihan pa rin sa kanya. Ka-inspire. So mga ka-expert, yun lang po. Maraming salamat mga ka-expert sa pagtapos ng vlog na ito. So, huwag pong kalimutan na mag-like. Comment share na rin po upang makatulong din naman po tayo sa iba. At sa mga hindi pa po nagsubscribe, ay po subscribe na po mga ka-expert. Click yun na rin po ang notification bell upang maging updated po kayo pag may bago po ang upload. Maraming salamat mga ka-expert. Mag-iingat po kayong lahat. Mahal ko po kayo. At muli, be inspired!